dating sadlak sa hirap at nagbabahay-bahay ng serbisyo. Pero ngayon, multimilyonarya. Yan ang kwento ng Pilipinang si Malu Arellano, na dahil sa kanyang sipag at dedikasyon, ay naabot niya ang kanyang mga pangarap. Kung kaya niya, kaya niyo rin. Panoorin ninyo ang kwento ni Manicurista to Millionaria. Hindi ako pwedeng bumitaw kasi meron akong pangarap. I will continue doing ko anong ginagawa. Global Marketing Director, Malu Arellano. Siya, si Malu Arellano, 55 years old, ang multimilyonarya ng Quezon City. Dadating ang araw, merong isang Bisaya, positive ang magiging dahilan paano yayaman. Pero bago siya yumaman, ilang malabagyong pagsubok sa kanyang buhay ay dumaan. Tubong Northern Summer si Malu, nagkahiwalay ang kanyang mga magulang. Kaya lumaki siya kasama lang ang kanyang nanay at lola. Mahirap ang naging buhay nila sa probinsya. Kaya naranasan niya na kamote lang ang pang-araw-araw nilang kinakain. Bata ka pa noon, naisip mo na na kaya mong gumawa ng paraan. I feel that I was guided by the Holy Spirit talaga. Kasi yung burning desire ng heart ko, alam ko meron akong pwedeng gawin. Magde-decide lang ako. Nung siya'y 8 taong gulang, sumama siya sa kanyang nanay paluwas sa Maynila para dito na nga mag-aral. Ang hindi alam ng kanyang nanay, pasikreto pala itong si Malu na kumikita sa pagbebenta ng buto ng langka. So Malu, nung ikaw ay grade 5, 10 taong gulang, bakit naman patagupa yung pagbebenta mo ng ano ba yung buto ng langka? Oo, bakit? Kasi hindi alam ng mother ko. Hindi ako sa kanya masyadong familiar eh. Doon lang kami nagkita kasi nung maliit ako, nasa province ako with my lola. So nung dinala kami sa Manila, nag-decide ako na hindi na bumalik. Since parang nahihiya ako sa kanya, save ako ng money para susunod na pasukan, makapag-enroll na ako. Buto po ng langka, bili na po kayo. At mula sa pagbebenta ng buto ng langka, ang kanyang racket nag-level up. Manicure! Sa kanilang lugar siya, nagbahay-bahay para mag-manicure at pedicure. Kanino ka naman natutong mag-manicure, pedicure? Ang mother ko kasi, ma'am, namamasukan sa isang parlor. So, lagi niya ako inuutusan, nalinisin ko yung kuko niya. So, parang wala naman akong choice kung hindi gawin yon kahit na ako marunong. But, good thing dahil natututo ako unti-unti, pag wala siya, hindi niya alam na yung mga kapitbahay ko doon sa Blooming Trip, nagsiservice ako doon ng manicure, pedicure. Bilang isang manicurista, malaki ang naitulong nito sa pag-aaral ni Malu. Hindi na niya kinailangan pang humingi ng pambaon sa eskwela sa kanyang nanay. At siya pa mismo ang nagbibigay ng pangkain sa pamilya dahil sa kita. Apo, tay, nakabili na po ako. Nang magkulehiyo sa Lyceum, patuloy pa rin sa paglilinis ng mga kuko si Malu at kasabay ng kanyang home service na isasabay pa niya ang pagbebenta ng mga ready-to-wear na mga damit sa kabila ng pagiging masipag at maparaan ni Malu. Hindi pa rin niya natapos ang kanyang kursong secretariat. Nagpatuloy na lang siya sa pagmamanicure at pedicure hanggang sa nakilala niya si Ed, ang lalaking nagpatibok sa kanyang puso. At nang makapag-asawa ka, aba, nagkaroon ka pa ng katuwang sa paghahanap buhay. Anong nangyari? Actually, ma, soulmate ko talaga siguro yon. Akala ko nung makapag-asawa ko, kasi mining engineer siya, so akala ko doon na magsisimula na matupad na kahit paano guminhawa yung buhay ko. Pero ilang taon lang yon na okay. Ang inakala niyang happy ever after. Naku, nauwi sa trahedya. Naaksidente ang kanyang asawa habang ito'y nagmamaneho. At dito na nagsimula ang sunod-sunod na bagyo sa buhay ni Malu. Nagkaroon ng amnesia at trauma ang kanyang asawa. Umabot ito sa matinding depresyon. Malu! Malu! Umalis ka dito, Malu! Nagwawala at nanghahabol ng patalim si Ed. Nandun lagi yung iniisip ko nga, di ba, sa vow, for better and for worst.
And parang hindi ko kayang sagutin si Lord pag dumating yung time na anong ginawa mo sa asawa mo. Kasi kung babalik tari mo sitwasyon, baka ikaw yung naging ganun ang kalagayan. 7 taong nagtiis si Malu sa kalagayan ng kanyang asawa hanggang sa naisipan niyang wakasan na lang ang sarili niyang buhay. Binalak niyang magpasagasa na lang sa mga truck sa mga kalye ng Montalban. Ano ang nagpabago sa isip mo at hindi mo na tinuloy yung balak mo? Kasi nung pumunta ako ng simbahan, pumunta ako doon para lahat ng sama ng loob ko, sabihin ko sa kanya, sinabi ko, nagpilit naman ako maging righteous, sipag at tiyaga, ginawa ko lahat. Pero bakit yung naging buhay ko? So, balak ko that time, ayoko na, suko na ako. Kung hindi mo kukunin, ano yung gagawin ko na pwede kong maging hanap buhay na ayoko na magtinda? Kaagad niyang kinuha ang isang Biblia at nabasa niya ang isang panalangin na nagbigay sa kanya ng kahit paanong pag-asa. Natapat the Lord's Prayer. Pinaramdam sa akin ng Panginoon yung kanyang yakap, yung kanyang pagmamahal, na hindi ko pwedeng mawala kasi may dalawa kang anak at sino mag-aalaga sa asawa mo. Na-realize ko na meron akong purpose, meron pa akong mission. Nalagpasan ni Malu ang matinding depresyon, pero hindi pa sila nakakabango ng tuluyan. Taong 2009, kasabay ng pagragasa ng Bagyong Ondoy, muli na namang sinubok ang tatag ni Malu. Ang kanyang asawa nagkaroon naman ng leptospirosis. Ang pagsubok na ito, hindi inakala ni Malu na magiging senyales at umpisa na ng kanyang pag-asenso. Marami ang umaasenso sa networking, ha? Marami na akong kilala. Anong nagtulak sa'yo doon at bakit ka doon talaga nagsikap? Na-realize ko, nung pinasyalan ako ng mentor ko, hinatiran ako ng relief, ng tubig, ng pagkain. Parang sinasabi sa akin ni Lord, bakit kasi hindi mo gawin yan? Sila o yan ang buhay nila. Yan lang naman ang ginagawa, pero okay yung buhay nila. So, na-realize ko yon na sige, try ko. Umatin ako uli ng presentation. Nung pagka-attend ko ng presentation, tapos na. Nabuo na sa isip ko na yung ladder of success na yon aakyatin ko. Kahit anong mangyari, aakyatin ko. Kasi yung top position, may capacity kang kumita ng 1 million a month. Ang produktong nagsalba sa buhay ng kanyang asawa, ang siya rin palang magpapayaman sa kanya. Taong 2013, nang tuluyan siyang ma-promote bilang Travel Global Marketing Director ng kumpanya. Kung dati-rati ay isang masikip na apartment sila nakatira, ngayon mayroon na siyang 5 condo unit at real estate lot sa New Valley at sa Antipolo. Hindi na rin siya naglalakad, namamasahe, nagbabahay-bahay para kumita. Meron na siyang mga sasakyan na maghahatid sa kanya sa tuwing pupunta sa opisina. At kung dati barya-barya lang kung siya'y kumita, ngayon mababa na raw ang kalahating milyong piso sa kanyang buwan ng sahod. Siya ang dating manicurista turned multi-millionaria. Until now na may kaya na siya, gustong-gusto niyang iangat ba yung mga buhay ng ibang tao? Sobrang successful na siya ngayon. Lahat ng pangarap na sinasabi niya, natupad na niya. Her love for her family is enough na talagang gawin niya lahat kahit na nahihirapan siya intindihin yung mga bagay-bagay. Malu, ang galing mo. Ang galing mo. High five tayo. Ayan, ang galing. So para naman sa lahat ng mga naghihirap, galing sila sa mas grabe pa nga yung pinanggalingan mo. Pero inabot mo yung rurok ng iyong tagumpay ngayon sa harap ng hindi lang hirap, kundi ang dami pang problema sa buhay. Anong sekreto? Papasukin natin ang Panginoon sa puso natin. Kasi nung ma-realize ko lahat yung hirap na pinagdaanan ko, ang feeling ko, magaling ako, masipag ako, malakas ako, kaya ko lahat. Kung makikinig ka lang, isurrender mo lang sa Kanya, walang imposible. Ibibigay niya lahat. I have 4 condo, San Lorenzo, 2 unit. Sabi nga nila, walang imposible sa buhay. Basta marunong magsumikap at may matibay na pananampalataya. Kayang-kaya mong baguhin ang takbo ng iyong buhay, kahit gaano man kadilim ang iyong pinagdaanan.